At yun na nga mga tripper, panibagong araw, panibagong vlog na naman. And today, magre-review tayo ng ating bagong gadget. First of all, sobrang thank you so much sa IG Sport para dito sa mga products na malulupit na to. Super thank you so much sa mga upgrade na to. So nakikita nyo guys dito sa inyong harapan ang mga IG Sport products. So nandito ang ating heart rate, ang ating speed sensor, ang ating cadence sensor, yung ating barfly, and yung ating IGS-320. Ayan. Napakaganda guys. Sobrang sleek ng design. And sobrang minimalist lang. Dalawa lang yung buttons. And that's it. Yun lang, di ba? So ano bang kinaganda na itong IGS-320? Okay. Unang-una na dyan is yung super battery niya. So, bago mo malowbat to, guys, kailangan mo ng 72 hours of riding time. Okay? So, 72 hours mo siyang gagamitin. Kulang ang isang araw, okay? Para malowbat mo siya. Approximately, one-time charging niya is 1,440 kilometers. So, ganun kalaki yung capacity niya. And yung display screen niya is 2.4 inches. So, ayan, no? Malaki. Konti na lang yung pagitan dito sa mga gilid-gilid niya. And Type-C ang kanyang charging port. Ito sa likod. Type-C. Alright. And then, Bluetooth niya is 5.0 na. So, latest. Sobrang bilis. And syempre, Antplus pa din siya. So, kahit anong mga sensors, basta may Antplus, pasok dito, guys. And sa navigation naman niya, alam naman natin, IG Sport, sobrang lupit ng mga GPS niyan. So yung mga satellite na ginagamit nila is meron silang Beidou, Galileo, GLONASS, QZSS. Actually, hindi ko alam yung mga yan, pero ayan yung mga satellite na magpapa-improve sa navigation. Alright, so ngayon, isusubukan nating i-connect lahat ng sensors niya and i-prepare natin siya sa ating smartphone using Bluetooth. So, i-on lang natin ang ating Bluetooth. Then, i-on lang natin siya. Hold natin tong power. Ayan. Alright. So, nakikita nyo yung nagbe-blink yung Bluetooth natin. Prepare muna natin siya sa ating IG Sport app. Siyempre, add natin yung device. So, dahil naka-on na yung Bluetooth ng IGS-320. Ito na siya. Ayan. IGS-320. Then, kukonnect lang natin. Okay, pair. Alright. Okay, so, allow natin yan. Teka lang, yung date of birth ay baka makita nyo. Ayan, naset ko na. Next na natin. And then, lalagay mo lang, syempre, yung gender, yung height nyo, in centimeter, tapos yung weight. Next step. Kung hindi nyo alam yung heart rate zone nyo, ang pinaka-basic is 220 minus nyo yung edad nyo. Pero itong power zone, ito hindi ko alam ang aking power, no? Kasi wala naman tayong power meter as of now. So, hayaan na muna natin yan. Next step lang natin. Okay, next step. Tapos, auto-upload. Siyempre. Okay, next step natin yan. Okay, auto-pause when stop. Ayan. Start recording automatically. Ayan, pag the ride begins. Alright, so yan. Ayun lang naman. Madali lang naman yan. Okay, so connected na ang ating Cyclo computer. Natin yan. So, check muna natin yung kanyang firmware kung up-to-date ba siya. So, check natin yung update. Up-to-date siya. Okay. Version 1.25. So, we are all good. Ano pa bang mga meron dito? So, dito kasi sa app, guys, pwede nyo idiretso yung ride nyo sa Strava. So, kailangan nyo lang i-connect yung Strava nyo and pwede rin yung Training Peaks. Tapos, yun. Okay, so tapos na tayo sa app. Dito naman tayo. So, i-connect naman natin itong mga sensors na nandito dito. Okay. So, dito. So, meron lang yung tatlong screen. Yan. So, yun lang. Tatlo. Sa first screen, guys, may kita nyo dito yung gradient. Yung navigation, ito pwede kasi sa IG Sport na gumawa ng ruta tapos siya nang bahala. Parang Waze ba? Tapos dito nyo makikita kung nakanan ba kayo, papunta ba kayo saan, yan, dito yan. Tapos ito yung, syempre yung speed, and then yung time, and then yung distance, no?
Ano yung timer? Hindi ko alam yung timer. Tapos dito sa second screen, ito yung mga lahat ng average. So, basta lahat ng average. Yung altitude, ayan, churners. And then dito sa pangatlo is yung lahat ng max. So, ano ba yung mga max speed nyo? Ano ba yung max cadence nyo? Calories, nandito din. Odometer. Ayan, ito, wala pa na itatakbo. Bagong-bago. And kung napapansin nyo, hindi ko pa siya tina-charge. Full bat siya, no? So, sige, hindi ko siya i-charge, no, out of the box. And then tingnan natin kung ilang araw natin siya magagamit, kung gaano katagal, no. Yung ito yung odometer, makikita natin kung ilan ang maitatakbo niya. Ito makikita niyo kung ano yung temperature, tapos yung time. Ito hindi ko pa na-set yung time, okay? Okay, so i-connect ngayon natin itong tatlong to. So i-hold lang natin itong right button. Mga ilang seconds, ayan, mga 2 seconds lang. So itong E1, ayan yung sa pag-prepare ng ano sa app. Okay, so dun tayo sa E2. So yung E2, ito yung sa time zone. So since nasa Philippines tayo ay plus 8. Alright. Pag isi-set nyo, hold nyo lang yung namatay. Mali. Mali. So pag isi-set nyo, i-hold nyo lang tong right button. Alright. So yun, nakaset na siya. So kung napapansin nyo, since naka-connect siya sa ating smartphone, nag-auto na yung ano niya, no, yung oras niya. So ngayon ay 5:55. Pasensya na, naka-ano kasi ako, 24 hours ako. So ayan, 5:55. Doon naman tayo sa E3, eh naman yung pagko-connect ng mga sensor. So buhayin natin sila. So ayan, buhayin. Nalagay ko na yung mga battery, no. Napakadali lang naman yung mga yan. May speed na, lumabas na yung speed. Ito yung speed, guys. Okay. Then, ito yung cadence. So, buhay natin. Ayun, kumonek na yung cadence. So, yan. Nung nakita nyo, guys, di ba? Napalitan yung oras dito, cadence, kasi nakakonek na yung cadence. Itong timer na pala ito, ito yung oras nyo ng pag-ride. Kung ilang oras na ba kayo nag-ride. Tingnan pala muna natin kung may battery. Ito lang kasi yung nilagyan ko ng battery. Baka walang baterya. Ayun, may baterya pala. Subukan ko ilagay sa dibdib ko, guys. Ayun, kumonek na, guys. Nasa dibdib ko na. Ayan ang ating heart rate. Ayun, okay. So, yung speed natin, umangat. Ayun, oh. Nag-auto. Nag-auto, ano siya? Nag-auto yung kanyang pag-play. Okay. Dahil pala, hindi natin i-auto yun. Okay, so dito naman sa E4, ito yung sa tire size. Okay. So, sa E4, guys, ayun yun sa tire size nyo. So, itong nakalagay sa akin ngayon is pang 25C. Kasi naka-26C ako eh. Pero wala naman kasing 26C. And then, yung sa E5, ay naman yung sa metric nyo kung kilometer ba or miles ang ilalagay nyo. So, that's it. And then, now, oh my God. Alright. Yeah. So, first ride ng ating IGS 320. Heart rate natin, no? Magang maaga. So, susubukan natin siyang i-record nang hindi tayo tumitigil. Nang hindi tayo nakatigil. Oh! Ayos! Hindi mo na kailangan tumigil, no, para maghanap ng satellite. Ang bilis niya. Pwede ka mag-record ng go na agad, no? Rekta-rekta. Oh my God. Okay, guys. So, ito na ang ating final verdict para sa ating review nitong IGS 320 ng IGP Sport. By the way, sa mga hindi pa nakakabili ng ating trip ni Jepoy jersey, ay available pa rin yan sa ating Shopee. Yung link is nasa comment section below. May mga freebies tayo kapag kumuha kayo ng ating jersey at socks. Alright, eto na. Papakita ko sa inyo yung data natin, data analysis ng ating ride. So, nakadalawa tayong ride. Magkasunod na araw to, guys. So, ito yung first ride natin. I-review muna natin yung app, no, kung gaano kaganda yung app ng IGP Sport. So, kitang-kita nyo lahat dito, guys. Lahat ng analytics
lahat ng data, as in, super ganda. So, dun sa first page natin, meron tayo kasing tatlo. Ayan, 1, 2, 3. So, yung unang page, yan, kita nyo, yung riding distance, moving time, average speed, max speed, heart rate, average cadence, yan lahat. Pati yung mga lap per 10 kilometer distance, so nakikita nyo yan. And yung pinakagusto ko guys is yung sa pangalawang page. So nandito lahat ng analytics as in, sobrang ganda. So first, ito nakikita nyo dito, yung speed. So yung average speed natin, 24 kilometers per hour. And then yung max is 50. And then sa speed zones, ito, nakikita nyo kung anong zone yung mga buong ride nyo. Okay? So, from zone 1 to zone 5, ito. So, makikita nyo kung saan kayo mas matagal. So, ako, sa zone 2 ako tumagal, no? Kasi yung ride na to, as in testing lang, parang ano lang to, chill pace lang, lahat-lahat. And then, heart rate, average natin is 130. Okay? Max is 189. Teka, ilapit ko yung camera para mas makita nyo talaga. So, ipasok ko na rin, no? Para sa akin, sobrang ganda ng heart rate monitor nitong IGP Sport. Actually, pangalawa pa lang to sa nagamit kong heart rate monitor, no? Yung una ko kasing nagamit, hindi ako satisfied dahil mataas yung binibigay niyang beats per minute. Kahit na hindi ako pagod. Yung ano mo yon, yung naka-rest naman ako, umagang-umaga ang binibigay sa akin na heart rate is 130, 140. Alam mo yon? Bakit ganon, di ba? So this one, as in, accurate siya para sa akin. Kasi umaga, di ba, unang ride natin sa kanya, 80 ang binigay niya sa akin. Nakapag-stretching ako noon, nakapag-kapi na ako noon. Pero di ba, 80 ang binigay niya sa akin. Kasi yun yung nararamdaman ko talaga. As in, hindi naman ako pagod. Hindi, alam ko naman na hindi malakas yung tibok ng puso ko, no? As you can see here, dito sa ano ko, sa average ko, 130 BPM. So ngayon, bakit 130? Kasi mas madalas ako sa zone 2. Kung nakikita nyo, di ba, 40% ng ride ko, nasa zone 2 ako. So ano ba yung zone 2 ko? 123 to 143. Okay? So kinalculate niya yan based dun sa anong BPM mo, di ba? So max ko is 189, which is, I think, mas kaya ko pang itaas yan kung talagang sobrang ano no, tatagal ako sa zone 5, no. Pero yung zone 5 ko dito is 0.89% lang. So wala pang 1% 'yun. So dito worth the buck talaga to, guys. As in, sobrang ganda nito. And then yeah, makikita niyo rin yung average cadence niyo, no. Dun sa speed and cadence sensor, wala akong problema kahit anong brand kasi almost the same lang sila, maganda yung pinapakita nila. Ayan, dito sa cadence zone, makikita nyo kung saan kayo mas matagal. 55% all of the time, nasa zone 3 ako ng cadence ko. And then, makikita nyo rin yung altitude, no? Kung gaano kataas na yung na-climb nyo. So, dito naman sa panghuli, makikita nyo kung ilang percent yung sa total ride nyo, kung ilang ba yung flat road nyo, ilang kilometers yung flat road, ilang kilometers yung sa ascent, and then yung descent. Okay? So, sa third page, this one, puro numbers na lang. So, lahat ng ayan, distance, average speed, sa time. Total time ko, 4 hours, diba? Ang tagal. Kasi puro ano yun eh, puro tambay. Tsaka kinita natin dyan yung tropa natin. Tapos nag-lunch. Ayan, as in, puro ano lang dito, puro numbers. Okay? Tapos yung calories pala, itong pinakagusto ko. Calories. Nakikita nyo, 1,658 calories. Para sa akin, no, accurate yan. Kasi kapag ka may heart rate ka, na maayos, pag may heart rate kang maayos, no, makakalculate talaga yung calories na mababurn mo. Check naman natin yung pangalawang ride. Meron din naman to. Ito, ensayo day talaga to, no. Ito, maganda ang performance natin dito. Ayan, sige. So, scan nyo na lang. Alright. Ayan. So, napakaganda nito guys. Napakaganda talaga ng app ng IGP Sport. And then, sa Strava, syempre, automatically yan na yun, may na ano ako. Cycling challenge, okay? So, sa Strava, yan, automatic yan na mapupunta sa Strava nyo kapag ka-inupload nyo sa IGP Sport nyo. Basta i-connect nyo yung Strava nyo, okay? So, yan, Sunday. Then, ito. Alright? Ngayon naman, no? So, ito. Kita nyo yung battery. Ayan. So, yung battery, nabawasan ng isa. So, ito ano tayo dito, ha? Hindi tayo bias porket sponsor, eh. Hindi natin sasabihin na ano. Kasi sabi nila, di ba, 72 hours of
ano, cycling na time, di ba? So, ang odometer niya, ayan, ito, lahat na tatakbo ko pa lang is 172.9 kilometers. Pero sabi nila, di ba, 1,400, lahat-lahat yon. Pero kasi, sa tingin ko, ano siya eh, di ba, hindi natin chinarge to, out of the box ginamit agad natin. And I think, siguro sa next charge natin, doon natin makikita yung pinaka-performance niya talagang sobrang tagal. And actually, I think hindi naman yun talaga 72 hours kasi syempre, may kinoconnect kang devices. Nakaka-affect pa rin yun sa performance, di ba? Kasi mas nagtatrabaho siya, di ba? Meron siyang tatlong kinakalculate, heart rate, cadence, tsaka speed. So I think kung ito lang, wala kang ibang i-coconnect, siguro makukuha mo yung 72 hours na yun, no? So that's it for today, guys. Kung nagustuhan niyo tong IGP Sport, mabibili niyo yan dito sa mga page na to. Ayan. Also, follow nyo rin yung mga page ng IGP Sport. Lalagay natin lahat yung link nasa comment section below. And then yun, see you sa next vlog. Bye!